What is up, mga kapal? Si Oy Klase at nagbabalik na sa panibagong kada craft video. And yep, ito pa rin view natin. Adyan pa rin si McDo. Well, wala tayong gagawin na away ngayon. Is ang gagawin natin is magbe-build tayo. I mean, magagather muna tayo ng materials para sa build na to. So nag-ask ako sa mga kada craft members na meron pa nagbebenta ng sugar box. At buti na lang si Kuya Jay-Z is meron daw siyang extra. Kaya binigyan niya ako 2 sugar box. Yes, sugar box. Libre lang eh. So, ang agenda po natin today is magagada tayo ng materials, specifically sandstone. Alam nyo ba kung ilan ang kailangan natin? 201 stacks of sandstone. Parang 4 na double chest. And then kailangan natin ng 182 stacks of smooth sandstone. Mga 3 double chest. And then, third na main material natin is cyan terracotta, which kailangan natin is 2 double chest. So yeah, marami tayong gagawin ngayon. Actually, kailangan ko ng 4 na sugar box, pero wala na kasi akong diamonds, kaya nahihiya na rin ako mag-ask kay Kuya Jay-Z. So basically, 2 sugar box is parang isang double chest na. Pupunta tayo sa sand biome. Ah wait, yung portal ko nasa taas pala. Bago tayo umalis, kunin natin yung beacon natin para makatulong to sa pag mimina faster ng sandstone. Okay, so nakuha na natin yung beacon natin. Pwede na tayo pumunta sa nether room. Okay, so ito na yung biome na kung saan tayo kukuha ng mga sandstone. So I guess tapag muna natin yung ating beacon. And there we go. Nakalapag na yung ating beacon. Oh my god. Oh my goodness. Nakalimutan ko magdala ng emerald or diamond para makakuha ng haste. Shit. Babalik ulit ako. Okay, meron na tayong emerald. Pwede na tayo makakuha ng haste. Okay, haste. Haste 2. Okay. So, pwede na tayo magsimula mag-gather ng materials. I think matatagalan tayo ng medyo. Okay, so first batch of sandstone tapos na. So, magta-travel na naman tayo na malayo para ibalik to sa base. Okay, so first of all, kuha tayo ng chest kasi... Okay, so bibuild natin tong... Ay, wait, di ko pa pala na-explain kung ano yung gagawin ko. So, basically, igagawa kasi ako ng floating mansion. Yep, kaya madami ang materials na kailangan natin. At plano ko to i-build above the water para madalian lang. Para din ako kailangan gumawa ng butas katulad nyan. Kaya above the water na lang ang gagawin ko. So yeah, gagawa ako ng mansion, floating mansion pa, tapos meron pa akong planong gagawin ng mga floating statue. So yeah, abangan na lang natin yan. So lagyan muna natin yung mga sandstone dito. So ito yung first batch natin. Okay, first batch done. Repair ko muna yung mga pickaxe ko. Okay, so after 2 days na pagmimina ng mga sandstone, ito na po lahat ng sandstone na na-gather natin. So yan. So meron tayo 1, 2, 3, 4, 8 double chests of sandstone. Pero itong 4 dito sa baba, isayaan lang natin yan. Itong mga sandstone dito sa taas, is-smelt natin to. Kasi in order to make smooth sandstone, is kailangan natin siya is-smelt. So as you can see dito, gumawa ako ng super smelter. Pero instead of using coal, babalik tayo sa shopping district para makabili tayo ng kelp. The kelp store ni Kuya Sly. So balik muna tayo sa shopping district. Ayun, ayun o, yung malaking kelp shop ni Kuya Sly. Now, buy kelp because it will help to smelt. Omsim. 2 diamonds, 3 stacks. So, bilhin natin to lahat. 2 diamonds. And isa pa nga. Gosh, 3 na lang diamonds natin. Siguro okay na yan. So, balik muna tayo sa base. Okay, so dito natin ilalagay yung kelp. So, now, ayun, meron po tayo dito sa baba is smooth sandstone. So, I guess need ko mag-AFK dito. Pero bago tayo mag-AFK dito, gusto ko muna i-gather lahat ng ibang materials. Okay, so ang mga ibang gamit na kailangan natin is tulad ng mga sandstone slab, sandstone stairs, mga stone bricks, and stone brick slab. Pati na rin glass. So, dito na dito yung mga stone na nag-gather natin in the previous episodes or yung mga extra ko. So, ito yung mga extra kong stone bricks pero kulang pa to kasi need natin ng 2. Actually, isang double chest lang pala need natin ng stone bricks. Lagay natin to. And gawin natin tong stone into stone bricks. So, buti may stone cutter dito. So, madali lang. So, like so. Kailangan ko ng 38 stacks of stone bricks. So, ilan na ba to? So, this is 15 stacks of stone bricks. So, craft pa tayo. Okay, so ito na po is 39 stacks of stone bricks. So, dito may extra akong stone bricks na gagawin ko into stone brick slabs, pati stairs. Okay, actually, slabs lang pala ang kailangan natin. So, ayan na po. So, ito na po tapos na yung stone bricks materials natin. So, now, gawin naman natin yung mga sandstone slabs
pati stairs. So, kailangan ko ng 13 stacks of sandstone slabs. So, I guess, craft lang tayo dito. Yung mga dinakalam is itong full row na to is 9. So, 9 stacks na yan. So, 10, 11, 12, 13. Okay, 13 stacks. Okay na. Medyo, nako tayo, naka-extra tayo. Pero, okay na yan. Ang dami ko pa palang sandstone. So, now, need ko naman is 31 stacks of sandstone stairs. Yep, 31 stacks. Buti lang, madami akong extra sandstone. Okay, so, tapos na yung mga stairs pati slabs. Ang kailangan naman natin is 28 stacks of smooth stone slabs. And unfortunately, is wala na akong stone. So, ibig sabihin nun, magmimino tayo ng stone na naman. So, kunin ko muna beacon ko sa taas kasi nasa ender chest ko yun. Okay, so, saan nga ba ulit yung cave kung saan tayo nagmimina? Okay, so dito yun. So, lagay natin yung beacon natin up top dito. Okay, so yan. Diyan, and then there we go. Meron tayong haste 2. So, tap na natin na magamit na to. So, pwede tayo mag-start magmina. Kailangan lang naman natin is 28 stacks of smooth stone slabs. And buti lang sa stone cutter is nagda-double yung pagbigay ng slab. So, baka hindi tayo magtagal na magmina ng stone. Okay, so siguro ito is okay na. So, baka enough na to for slab. Oh my god, kakalimutan ko. Kailangan po pa pala to i-smelt. So, buti na may extra ko dito furnace. So, smelt natin to. And then, hirap muna tayo kelp dito. So, smelt natin tong stone para sa smooth stone. And it looks like ito pa lang ang smooth stone na nagagather natin. Let me remind you is kailangan natin ng 3 double chest nito. Ay, matagal tong proseso na to. Okay, so now I guess magpa-play na lang tayo ng waiting game kasi nga nihintay na lang natin to mag-smelt. Ay wait, kailangan ko pa pala nga ng cyan terracotta. Okay, so para gumawa ng cyan dye. Okay, wala na akong diamond. Pwede ako bumili ng cyan terracotta sa shop natin Nilian, pero wala na nga ako diamonds. I mean, este onti na lang. No, what, actually check natin kung magkano nga ulit yung terracotta na yun. Okay, balikan natin yung terracotta shop natin Nilian. Okay, cyan terracotta. Yun. So 1 dia, 2 stacks of terracotta. So gamitin na natin lahat ng diamonds natin. So, ito lang ang nakuha natin. Gawa na lang ang sarili kong cyan terracotta. Okay, para gumawa ng sariling terracotta natin is need natin ng uncolored terracotta and cyan dye. So, meron na akong green dye sa taas. Need ko lang is blue dye, which is kailan lang natin is lapis. So, magmimina rin lang tayo. So, lagay muna natin tong terracotta dito na nabili natin. And, balikan natin kung saan tayo kumuha ng sandstone kasi dun ay maraming terracotta. So, may beacon naman dun sa may terracotta. So, hindi ko nakukunin tong beacon na to. So, now, balik muna tayo dun sa Badlands Biome. Okay, so, ayun po is maraming terracotta. So, need natin is yung natural terracotta, which is ito lang, terracotta. Buti lang meron na ditong beacon na pwede ko lang gamitin. Itaas muna tayo. Hopefully, abot dito yung beacon. Okay, isa na naman pong brr action. Okay, so nandito na po lahat ng terracotta na nakuha natin. So, lagay muna natin siya dito. Okay, so dalawang double chest lang naman ang kailangan natin nito. Hopefully, enough na to. Okay, so now, magmimina naman tayo ng mga lapis. Okay, so balikan lang natin yung cave dito. Which is kung saan tayo nagmina ng stone kasi medyo malalim-lalim din itong... Okay, so ito na po lahat ng lapis na nakuha natin at meron pa nga nakuhang 4 diamonds. So, balik naman na tayo sa surface. Pwede na ka tayo gumawa ng cyan dye. So, mix lang natin tong, wait, gawin mo natin tong blue dye, like so. And then, imimix natin yan. And then, meron tayong 2 stacks of green dye. I mean, cyan dye. Okay, so meron tayong 5.5 stacks of cyan dye. Okay, so now, magka-craft tayo ng mga cyan terracotta. Okay. So, unfortunately, is naubusan agad tayo ng cyan dye. So, meron pa naman dito blue dye. Ang kulang-kulang is green dye. So, need natin ng cactus. And I think, alam ko saan ang makakuha nun. Kuha tayo dito mga cactus at mukhang marami naman. So, yeah. Okay, so ito na po lahat ng cactus natin. Medyo natagalan nga tayo, so balik muna tayo sa base. Oh, what the heck? May bisita po tayo, guys. Ano pangalanan natin dyan? Okay, to get green dye is need natin to smelt. So, buti lang is tapos na yung mga smooth stone natin dito. So, smelt natin tong cactus. So, ngayon yung smooth stone, pwede na gawin natin into slabs. Hopefully, enough na to. Okay, slabs done. And now, intay natin mag-smelt tong lahat. So, balikan ko na lang kayo. Pag na-smelt na ang lahat, pati tong smooth stone natin. So, ibig sabihin, mag-AFK lang ako dito matagalan!
Okay, so after nakalipas ng ilang araw is tapos na tayo mag-gather ng materials. As you can see, medyo dumami yung chest sa likod natin, pati medyo lumaki yung ating smelter dito. Basically, ginather ko na lahat ng materials. So, andito na po lahat ng sandstone natin, stone bricks, smooth stone. Actually, walang pa tayo na isang double chest ng smooth stone, pero on the way na yan. So, ito yung mga stairs, pati slabs, smooth stone ulit, cyan, terracotta, yan. And ito yung mga grass natin. So, yung grass block. So, meron tayong 6 double chests of dirt pati grass block. At meron tayong 5 double chests of stone. So, hindi ko pinakita sa camera yung pag-gather ng stone pati grass block pati dirt. Kasi medyo boring na yun. Kaya ginather ko na lang lahat sila off camera. Medyo natagalan nga ako eh. Actually, yung pag-gather ng ibang materials is hindi matagal. Ang matagal is yung pag-smelt ng sandstone into smooth stone. Next time na din ako gagamit ng smooth stone. Grabe, isang beses naka-AFK ako dito for 9 hours para lang mapuno ang isang large chest. Heist. So now, pwede natin simulan yung pag-build ng isla na to. At ito nga pala, nasabi ko na ba ay sobrang laki ng island na to? Kasi kinailangan natin ng 5 double chests of stone, which is around 200 stacks. And also need natin ng mga 100 stacks of grass block pati dirt. Maglagay lang ako ng stone dito sa ating shulker box para hindi na ako pabalik-balik dito sa baba para kumuha ng more materials. So, syempre, start off muna tayo sa stone kasi ayun yung bottom half ng ating isla. So, right now, bigyan ko muna kayo ng time-lapse. So ayun, no, tapos na yung isang cone ng ating isla. So pag nag-free cam tayo, makikita nyo is isang cone lang to, isang part ng isla na dun. Kasi gagawin pa natin to on the other side. But as you can see is, itong isang cone na to is kasing laki na yung first isla natin. So naka isang double chest na ako ng stone. Sana enough yung materials natin. Okay, no, at baba muna tayo, i-refill natin tong isang shulker box pati inventory natin. And ang maganda dito is nasa ibabaw lang ako ng tubig kaya hindi ako mamatay agad. At nga pala, ginagamit ko tong scaffolding na binigay sa akin ni Kuya Meat para makataas lang ako ng madalian. Sirain muna natin to. May bisita tayo dito. Pangat ng trade mo. Okay, so restock natin yung stone. Alright, so now pwede natin simulan i-build yung pangalawang cones. So mag-build out ulit ako gamit yung dirt. Kaya bigyan ko na lang kayo ng malupitang timelapse ulit. Okay, so tapos na yung paggawa ng second cone ng ating isla. So, bali, i-build up na lang tayo from here. So, ibig sabihin is baka gumamit na rin tayo ng dirt, pero I think need muna natin ubusin yung stone at kailangan ko ulit ng refill. So, stock muna natin to para goods, like so. So yun po mga kaibigan, no, pagkatapos ng ilang oras na pagbe-build, tapos na yung itong isla natin. So pag nag-free cam tayo, is makikita nyo talaga kung gaano siya kalaki. So syempre lalagyan ko pa ng mga ilaw dyan sa ilalim para naman may mailaw. Katulad ng ginawa ko dito. So of course, tapos na yung mismong isla. Ang sunod naman gagawin is yung bahay. At dito natin gagamitin ang mga sandstone materials natin. So baba muna tayo sa baba. So basically, layer by layer na itong gagawin natin. Ang first layer is mga stone brick. So lapag muna natin mga shulker box
natin. And then, ang sunod naman is yung mga slabs pati sandstone. So, kunin natin itong slabs. Actually, maganda kung ilipat ko lahat ng material sa taas, pero medyo parang tinatamad ako eh. Moments later. Bawal maging tamad dito. Ayun, so guys, yun, ilipat ko yung mga materials natin sa baba dito para mas madali ang pagbe-build natin. So, andito yung mga sandstone natin, smooth sandstone, terracotta. So, ang kulang na lang talaga is mag-build tayo. Okay, no, so ilang araw na nakalipas, guys, no. Sinimulan ko tong build na to bago mag New Year, which is yung December 31, at it's now January 2. It took me 3 days i-build to, 3 days or actually di ko sure. I-reveal ko na sa inyo ang finished product ng ating mansion. Nyo, tada. Okay, so pag nag-free camp tayo, is makikita nyo ang kanyang kagandahan at kita nyo naman is merong Nether portal na nilagay ko sa loob. At explain ko bakit ako naglagay ng Nether portal just a minute. So as you can see, syempre di ko pa nalalagyan yung mga ilaw sa ilalim. Medyo kulang pa ako ng lanterns. Pero anyways, as you can see, is may mga lanterns na rin ako nilagay sa mga labas. So, yan. So, pag naggabi, papakita ko sa inyo ang itsura niya sa gabi. So, punta tayo sa loob. So, daan tayo sa Nether para makapunta tayo doon. Okay, so ito yung Nether portal natin. As you can see, ito yung inside ng mansion na to. So, basically is, iiwan ko sa to walang floor, pero I decided na ilagay ko siya ng mga spruce slabs para naman may onting floor. At comment down below kung lagyan ko kaya to ng second floor, kasi pwede ko to lagyan ng second floor eh. Actually, hindi ko pa alam kung anong gagawin ko sa build na to, kasi plano ko lang to i-display, you know, as a flex. Pero di ko alam kung gagamitin ko talaga. Comment down below kung lagyan ko pa ng second floor, ano pwede ko gawin sa loob na to, kasi sobrang laki na to. As you can see, we have the double staircase, kinema route, and meron tayong pathway. And dito rin sa mga individual room is merong mga flooring rin. So yeah, tapos na yung malupitan natin build. Pero of course, di pa tayo tapos. Kala nyo ba tapos na ako magluto? Hindi. Hindi pa ako tapos magluto. Okay, sa gilid ng mansion na to, is plano ko maglagay ng mga floating statue. Specifically, Roman statues. And syempre, maglalagay pa ako ibang floating kinemeros, yung mga floating farms, floatings. Di ko pa alam, basta floating. And yeah, so I guess ito ko muna tatapos ang episode 4 natin. Sana ma-enjoy nyo. At of course, sana makita kayo sa next episode. Bye!